I encourage everybody to report any anomaly, baski anong oras. Kaya itong si Trillanes, sa kabuko niya, sabi ko na nga walang utak itong gagong to. Yung frigate, nabili yung panahon nila, nabayaran na. Tama yung sinabi ni Bong, ang gusto lang nila, yung dalawang kampo diyan sa Navy, nag-away kung anong klaseng, kung baka kutsi pa, ano ang gusto mong ilagay, Sony ba o Toshiba ba ang sounds. So ang Koreano, sabi ko, you can go to the office, my office, pumunta. Nung pinakilala kay Bong, Bong sent the guy to Lorenzana. Si Lorenzana man wrote a letter sa legal na kindly, bakit ganito? Kasi ang gusto ng Koreano, i-deliver na. And for the, itong, natutunaw talagang utak itong utak na ito. Yung sulat ni Lorenzana, dala niya. Then went to Congress to expose. Sabi ko, sinong gumawa kay Bong ng senador? Trillanes. Di ba? Pinatawag niya para bastusin niya. Yan ang style niya. Bastusin niya ang tao, hiyain niya. Eh wala naman talaga kayo pakialam, eh, deliver yun. Bakit hindi ma-deliver? So kung may pera doon, sila yun. Hindi kami, wala pa kami noon. If there was something wrong, if there was the money there, kila Trillanes yun ni sa amin. Ang number one na grab ang corruption niya noon sa PMA, yung tatay niya. Pati yung daday niya. Remember yung Kevlar? It's a helmet na matigas, hindi matamaan ng kumabala, hindi masyado makapenetrate. That's Kevlar. Ang nag-deliver noon, ang nanay ni Trillanes, pati si Napoles. Yan ang totoo dyan. Kaya, nervyo siya. Ang tinawag niya ni Bong, wala mga na ni Bong. Sabi ni Bong, yun, you're down. O tignan mo, sabi ko kay Bong, Bong, manalo ka ng senador. Tignan mo. Sila, hindi nga malunalo ang mga gago. O si Bong ngayon, sige tawa. Kay Bong, tumindig ka na, pasalamat ka sa mga tao. Buhay man yan. Sinabi ko, punta ka doon. Wala ka namang sagutin. So just tell the truth. Sabi daw ni ano, isa dyan sa mga military. Ay, dali-bali pong total, ano man ito. Executive session. Closed door ba? Kung ano lang. Sabi ko, huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag. Sabi ko, demand and open and public investigation. So nung tinuruan sila ni Bong na gano'n, na tanga nga itong si Trillanes, ayun, wala nang maniwala, nag-imbento pa ng otso para sa iniduro. All Trillanes has to do is to pull the flat. Ano to? Billion-billion. Plus-plus nila. Kung kayo magtingin, okay lang, kilala ka man eh. Sabi ko, patingin sa ano ni Rudy. Sabihin ko, tawag ako si yung kasi. Pero ito mga uto-uto na itong duwag pa. Ang problema kasi pagka ganon. Tanungin ko kayo ha. Huwag kayong, do not be offended. We accept all genders nowadays. Sinong bakla? Yung prangka lang. Ako bakla.
Sino? Tumuha fotografiyo ni Tago. Sino? Ah, tanungin kita. Sa asta ni Trillanes, babae siya o lalaki? Alam mo, hindi ko alam yan. Nanood ako ng TV sa ano, sa sala, sa bahay ko. May, ano ba, yung, ano ko, yung mga waiter ko. Sabi niya, kita niya si Trillanes, gayaw-yaw. Sabi niya, huwag mong pansinin yan siya. O ba, bakit? Hindi ko mga pinapansin yan. Siya bakla. Sabi ka, totoo ka? Sir, sure. Hindi lang ho hari ng fake news yan si Trillanes. Yan po ay hari ng sablay. Ha? Hindi lang ho yan hari ng fake news. Hindi lang ho yan hari ng sablay. Hari ho yan ng, ano, ng papansin. Yan ho ang pinakakulang sa pansin na senador. Dati. Eto si Trillanes, nakalimot ata. Ha? Bakit? Ito sabi ni Senator Bongo. Bagyong Trillanes, isa kang hari ng fake news, maloloko na walang ginawa kundi manira ng kapwa at alam naman natin na ikaw ang totoong Bicoy.